Let's start with the appointment of DND Secretary Galvez, Carlito Galvez. Ayan, okay. So matatandaan ninyo, di ba nagkaroon ng issue-issue nung weekend tungkol doon sa, nagkaroon ng issue tungkol doon sa nagkakagulo daw sa AFP, ganyan. So dahil sa kaguluhan daw na to, dahil sa kaguluhang to, full alert ang PNP. So nagkaroon na ng bulong-bulungan na para bagang meron bang kudita? Ano ba to, may destabilization ba? Ganyan. So yon. Matatandaan natin na matatandaan po natin na yung mga vloggers and ilan sa mga mainstream media, nagpakalat sila ng mga unconfirmed reports na kaya daw full alert ang PNP ay dahil nag-resign daw ang mga top officials ng DND. So kaya nag-full alert ang PNP all over the Philippines. So mga may memo pa nga to, diba? Nung isang live natin, napag-usapan natin to kasi may memo from Zamboanga region at saka yung sa Cordillera region. Nag-post sila ng memorandum signed by certain police officer saying na full alert sila dahil mga DND officials daw nag-resign as per the chief PNP. Ganun yung pagkaka-state ng balita nung weekend. But kahapon ng gabi, naglabas na statement si General Azorin na nagsasabi na, yung spokesperson ni General Azorin, nagsasabi na they are going to do an investigation on this. Wala daw ganong direktiba ang PNP na full alert sila dahil merong mga DND top officials daw ay nag-resign. So, ayun, magsa-cyber patrol daw sila kung sino nagpapakalat ng mga balitang yon. Okay. Today, kinumpirma na si DND secretary na ay si General Carlito Galvez. Inappoint na siya ng pangulo at si OIC Jose Faustino Jr., I believe. Ayan, kung tama yung pagkakaalala ko. Teka lang guys, ay lumabas ng picture. Ayan. Na-appoint na si siya na yung na-appoint na, this is Galvez on the photo, no? Yan si General Galvez. Well, basically General Galvez is very, very competent. He is the chief implementer of the COVID program nung panahon ni Pangulong Duterte. We see another Duterte connection. Ano? Ayan, okay. So, sabi ng press release na nirelease ngayon ng Department of National Defense at ng Presidential Communications Office. Ayan, ito ang sabi nila. It is with deep regret that the President has accepted the resignation of DND OIC, Senior USEC Jose Faustino Jr. The President has offered the position of DND Secretary to Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, Secretary Carlito Galvez, and he has accepted. Ayan. Okay. Hi, Thicwals. Hello, Faith Co. Hello. Yes, nag-resign si Faustino. So, how are we going to take this? Parang kakaroon ng lumalakas yung usok na chismisan tungkol dun sa issue sa PNP at sa AFP na merong gusot doon. Okay? And then idagdag pa yung video ni First Lady, ganyan. Pagkatapos yung mga chismis-chismis na
may destabilization na mangyayari, ganyan. Okay? Ang hirap kasi mag-ano eh, ang hirap kasi mag, alam mo, even with the resignation of, ano ha, even with the resignation of OICDND, Jose Faustino Jr., hindi pa rin natin masasabi kung talagang legitimate yung sinasabing, oh, may kaguluhan or may destabilization, ganyan-ganyan. Kasi unang-una, OIC lang naman si Faustino. Mag-a-appoint naman talaga si PBBM ng Secretary ng Department of National Defense. So we are still waiting doon sa claim before na nagsasabi na top leaders ng DND. Top leaders ng DND. Marami yun. So kung si Faustino lang yung nag-resign, ngayon kasi si Faustino pa lang yung confirmed. Ang claim noon, ang unconfirmed reports noon nila Ator ng Luminous Page at saka ng nila Mark Lopez. Ang unconfirmed claim nila was that ano no, parang maramihang resignation, top officials daw eh. Top officials daw. So it does not end with Faustino. But Faustino is an OICDND secretary. Meron pa siyang hinahawakan na ano eh na posisyon. Well, I am not sure if kasi ang pinag-resign lang ba niya, nag-resign siya as OIC. Yun lang ba yung pinag-resignan niya? Hindi rin kasi minention eh kung nag-resign siya as DND OIC or meron pa siyang ibang pinag-resignan kasi aside dalawa yung posisyon na hinahawakan ni ano eh the Department of National Defense. Anuhin lang natin na pakita ko lang sa inyo. So, I am not so sure kung wala na talaga siya sa DND, kung wala na talaga siya sa DND, or nag-resign lang siya as DND OIC Secretary. Ayan, okay? Kasi kung maalala nyo, yung pinakita ko sa inyo last time, hindi naman po iyon. Ayan. Nag-resign ba siya bilang OIC ng Department of, ng OIC Secretary ng Department of National Defense or umalis tapos he remained to be a undersecretary? Ayan. Ito po. Ayan. So ito 'yun oh, ito si Jose Faustino Jr. Siya 'yung nag-resign. So nag-resign ba siya bilang OIC secretary or pati itong ano niya, pati itong undersecretary, senior undersecretary position. Nag-resign din siya from that. Ayan. Umalis na ba siya talaga totally sa DND? Ayun. Okay? Ayun. Ibang live pala napuntahan ko, Mi. Ay paso, hello. Ayun. So anyway, we do not know, no. Parang tingin ko ano, mahirap magsalita doon sa destabilization, but very clear na mukhang meron talagang gusot na nangyayari within AFP and PNP. But whether or not it is something that will ripen into destabilization, ingat tayo doon sa ganong chismis, ingat tayo doon sa ganong kwento. Kasi common practice naman kasi sa government, pagka kunwari ikaw OIC ka or nasa position ka, appointed ka ng presidente, kapag ka kunwari nafe-feel mo na wala nang confidence sa'yo yung pangulo, usually ang ginagawa dyan, magre-resign ka, diba? Even Attorney Trixie, diba in-admit niya ni Attorney Trixie noong presidential ano pa siya, press secretary pa siya si Attorney Trixie. In-admit niya na ilang beses siya nag-file ng resignation. Kasi ganun talaga yung ginagawa ng ibang mga appointee because you are working based on the trust and confidence of the president. So hindi ka naman kumbaga parang minsan mararamdaman nila na wala na yung trust and confidence. Sabi ni Faith ko, resign totally po ata. Ayan.
So ngayon, minsan, siguro feeling mo wala na yung trust and confidence. Not because magkaaway kayo or ano, but because maybe merong napipiling iba yung pangulo, ganyan. So, or yun, pagpalagay na natin na, kunwari, yung kay Attorney Trixie, ilang beses siyang nag-file ng, ano, ng resignation until tinanggap ng pangulo. Test rin kasi ito, kumbaga parang it is a mechanism para dun sa mga na-appoint para i-test kung may tiwala pa ba sa akin ang presidente o wala na. So kung may tiwala pa ang presidente, edi okay, hindi siya ano, yung kumbaga he or she will stay in the position. Kung wala nang tiwala, edi tatanggapin ng presidente yung resignation niya. And this is basically to protect the ano no, the face of the president para hindi siya magmukhang sulboy naman ito, grabe, terminate ganyan. So syempre para hindi magkaroon ng ganong issue. Ngayon, senior DND na kasi senior undersecretary of National Defense na kasi si Faustino. Tapos OIC siya na talaga. If PBBM really likes him to be the secretary, he could have appointed him as such. Pero ang designation niya kasi hanggang ngayon, secretary. And then when the position was offered to Secretary Galvez, now, tinanggap naman ni Secretary Galvez agad. So, di ba, mukhang ano to, no? Mukhang issue talaga siya ng power play, ng leadership struggle within. Ganyan. Kung sino yung makakakuha ng posisyon, kung sino yung kanina nagtitiwala yung presidente. And Galvez, hindi naman tayo lugi kay Galvez. Galvez is a PRRD guy as well. He served as an implementer of the COVID-19 ano, no? Program, COVID-19 policy. Ayan. So, if I am not mistaken, he's one responsible dun sa design ng rollout ng vaccine all over the Philippines. Ayan. So, very crucial si Galvez na tao dun sa panahon ni Pangulong Duterte. Ayan. Okay. So, ayun. Sabi ni LT, it is more of the law passed last April 2022 on the fixed 3-year term of generals that is creating restlessness because a lot will be deprived of promotion, explained by Harry Roque in his live an hour ago. That's what we also feel here in Mark Ramos vlog, actually LT. When the news broke, actually nag-live kami ni Ninong Mark about it. That's what we really felt. Yung RA-11709, yung strengthening ng AFP, affords chief of staff and certain other, ano, certain positions na magkaroon ng three-year term. This is basically para hindi raw magkaroon ng revolving door sa AFP na, kung sino yung parang on deck, siya na yung magiging AFP Chief of Staff. Pagkatapos pag nag-retire siya, aalis na siya, then papalit. Eh ang nangyayari kasi minsan, six months lang yung term ng AFP Chief. And they felt that this is not a good practice kasi walang naiiwan na legacy yung AFP Chief. So hindi ka nagkakaroon ng meaningful changes, meaningful implementation ng policies under dun sa term ng Chief of Staff na yun. Which I think for me makes so much sense.